humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yung kumanyaki ang nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating napakagandang veterinarya, si Doktora. Doktora Son Occidental. Hello, Doc. Hello, good morning, magandang araw sa inyong lahat. And Amy, tamang-tama kasi sinabi, agree ako dyan, de joke lang. Siyempre, mas maganda ka pa rin sa akin. Alam mo, I see to it na talagang ako'y maka-join sa episode natin na to. Kasi very interesting ang ating guest at saka ang topic, di ba? Opo. Alam mo, Doc Cora, natutuwa ka ako kasi last time, ang kausap naman natin si Doc Boyong ng CLSU. Siya po si Dr. Renato Reyes ng CLSU. And then, in-introduce niya sa atin ano ba talaga yung mushroom, yung karakteristik ng mushroom. So, tapos ngayon po, nakakatuwa, yung iba ka maaaring estudyante. Yeah, yan na nga sasabihin ko. So, itong guest natin ngayon ay isa sa mga estudyante ni Doc Boy. Ang galing ng CLSU, ano, talagang ano sila, talagang ang ganda ng pag-campaign nila sa agriculture. O ano, Amy, kumusta ka naman dyan? Okay naman po, Doc. Ang lugar namin ngayon ay medyo mainit talaga. Parang ramdam na ramdam ko ang summer. Sabi nga po nila may bagyo, pero parang hindi naman. Kasi ang init dito. Sa inyo, Doc. Mainit na sobra and mas nakakatakot dahil sa mga patuloy na pagtaas ng cases, di ba? Dito pa rin naman sa amin sa Quezon City yung laging number one. Pero it doesn't mean na maraming, na, kasi mas malaki naman sa population at saka sa area na geographical location. Mas malaki naman kasi ang Quezon City. So ayun, wala akong masyadong maibalita sa'yo kasi medyo lagi akong nakapirmi sa house. Despite na pwede nang mag al fresco mga restaurants outside, medyo ayoko na muna. Ayoko na muna lumabas. Opo, iwas-iwas muna. Kung kaya na magstay muna sa bahay, magstay muna sa bahay. Diba? Ahi mo naman yung ilang oras na nasa labas ka, pagbalik mo, hindi ka na makalabas totally. Diba, Doc? Correct. Yes, and concentrate na lang muna tayo dito sa trabaho. And of course, dito sa ating agriculture project, yung advocacy, more awareness sa mga agricultural products and activities. Dito na lang muna tayo, Amy. Opo, at sa ating mga manonood, Doc, ha, abangan nila kasi ang ating show ngayon, nagpo-focus tayo dito sa mga healthy foods. Yung mga superfoods na tinatawag, ini-introduce natin sa kanila ulit. Ano-ano ba to? At, Doc, yes. Di na siya yung typical na niluluto lang ng nanay mo, ha. Meron ng mga innovations ngayon ginagawa ng chicha. Tulad na itong mushroom. Na matututunan ng ating mga taga-subaybay sa episode na to, di ba? Yan. Marami na tayong mga pag-uusapan na mga makabagong chichirya na healthy. Sabi, junk food, hindi natin kailangan yan. Kailangan natin ng healthy food. Ito nga, pag-uusapan po natin ang mushroom ngayong araw. Abangan po yan ang ating mga manonood. Dito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik ko ang Agree Ako Dyan. Doc Cora, papakilala ko sa'yo, itong mga kasama natin, involved to sa corporate world, pero nagkaroon pa rin ng time na pasukin po ang agribusiness. Ayan. Siya po ay galing sa Caranglan, Nueva Ecija. At siya nga po ngayon ay may-ari ng Aguilar Healthy Mushroom. Siya po si Sir Jerwin Aguilar. Hello, sir. Hello po. Thank you. Hello, Jerwin. Hello, Amy. Welcome sa aming palatuntunan. Thank you po sa pag-invite sa akin. Salamat po.
And yun nga, ano Amy, binabasa ko yung resume ng ating guest na si Jerwin, sa batang-batang millennial na sa corporate at the same time nasa farming. So magandang inspiration sa mga kabataan. Ituloy mo lang, ipush mo lang yan, Jerwin. At kami naman eh nagpo-promote lang kami ng aming advocacy sa agriculture. Okay. Diretso na. Simulan na natin. Sir Jerwin, nabanggit ko na sa corporate world ka at ngayon ipinapasok mo itong agribusiness. Sir, bakit mushroom ang napili mo at saka bakit ngayon? Well, una-una po, again, maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Kaya naman po, nasa mushroom industry tayo ngayon is may kapatid po ako na graduate din from Central Luzon State University wherein MS Biology po ang kanyang kurso. And ayun po, marunong siyang gumawa ng binhi ng mushroom. So we decided na given na marami pong raw material dito sa Karanglan, marami pong dayami, kusot, mushroom yung pinasok namin. And we think na makakatulong din kami sa mga taga dito. So kaya po mushroom ang pinasok namin. I see. Yun pala, I thought talaga from ano, di ba, graduate siya ng IT, sumunod nasa JP Morgan, sumunod ngayon. So sa influence din ng kapatid niya. So, madali bang magtanim ng mga kabuti, Jerwin? Sa experience po namin, hindi naman po ganun kahirap. Even yung mga, kumbaga, mga regular, ano lang din po na walang knowledge sa mushroom, kayang-kaya po nila yan, basta't napag-aaralan po. So, madali lang po. Gano'ng kalaki ang taniman? Na taniman talaga? Kasi alam ko mabilis yan talaga mag-sprout eh. Gano'ng kalaki ang taniman niyo? Actually po, nagsimula lang kami sa isang lumang bahay namin. Ang tawag nga po namin dito sa aming mushroom is home, house of mushroom, etc. Isang bay camp na bahay, gano'n. Opo, and okay. We thought na yun na po, kakasya na po yung mga growing, mga mushroom namin doon. Sa ngayon po, meron na kaming limang growing houses po ng mga mushroom. Wow, galing. And a span of 2 years. Yes, we started noong October 2019 po, parang at around 30 fruiting bags lang po yung una naming tinry. So sa ngayon, mga thousands na rin po yung fruiting bags natin. Wow! Ang bilis po ng progress ng mushroom pala. Mabilis nga. Yan lang alam ko sa kabuti. Basta mabilis. Pero yung detalye, ipakwento natin kay Jerwin. No, di ba? Ano-ano ba yung mga klase ng mga kabuti na nasa inyong limang mushroom houses? Actually po, ang focus namin ngayon na kabuti ay yung tinatawag nating oyster mushroom or tawag dito is Florotus florida. So yung kabuting tenga po yung tawag nila sa Tagalog. Tagalog. Opo. Ito po yung tumutubo sa mga logs or puno. So, kaya po meron tayong kusot at dayami bilang substrate or patubuan. So ang tinatagal po ng isang fruiting bag, depende po, may mga sizes po yan. Meron po tayong 6x12. Yan po yung aming mga fruiting bodies ngayon or fruiting bags. Ay mga usually 2 to 3 months po yung tinatagal kapag ang substrate natin. Kasi meron pong gumagamit ng purong kusot. Meron naman pong kami nga po, dayami at kusot. 70% dayami, 30% kusot. What do you mean tumatagal? Yung ano niya from sa mag-sprout siya hanggang i-harvest, 4 to 5 months? Opo. Kumbaga may flushing po tayong tinatawag. Sa first flushing po, kapag fully ramified ng isang fruiting bag, normally 1 month po yung ramification, yung kakalat na po yung fungus sa buong bag at mamumuti po talaga ang fruiting bag natin. After a month, mga isang linggo, magantay lang po tayo ng isang linggo, lalabas na po yung unang flushing natin dyan. Okay na pong ma-harvest yun. Pero mapapakinabangan pa rin po natin after several weeks and takes months din po. Ang pinakamabilis na harvest, matter of how many days? 4 to 5 weeks po pwede na tayong maka-harvest mula sa kapagtatanim. Weeks pala, akala ko man. 4 to 5 weeks. 1 month eh, nagtanim-tanim ka tapos wala namang masyadong mga, di ba hindi naman masyadong sensitive ang pag-aalaga ng mushroom? Tama po. Tamang-tama po sa klima natin dito sa probinsya. Sir, itong oyster na mushroom natin, ano po yung mga health benefits na ito? Saka bakit po ito yung napili natin na pagbigyan ng focus?
Kaya po, kung mapapansin nyo po, Aguilar Healthy Mushroom po ang aming pangalan. Kasi yung mismong kabute ay tinatawag po nating superfood. Yes, yes. It can boost immune system. Pwedeng-pwede po sa mga may matataas na blood pressure. And according sa study po, madami pong medicinal content ang mushroom. Ito nga lang po ang gulay na merong vitamin D. Alam nyo po yung nakukuha natin sa araw. Wala po tayong ibang makukuhang ganun. So, kaya po, healthy mushroom, bukod po sa talagang, alam naman po natin ang mushroom, di ba, marami pong nakukuhang benefits dito. Oh, ano din yan eh, vegetable category din yung mushroom eh, di ba? Opo, opo. Only edible fungi po ang mushroom. Yes, yes. So balik tayo dun sa mga ano-anong mga uri ang kabuti. Sinasam na mention mo na yung oyster mushroom o yung tengang daga. Ay, kabuting daga ang tawag. Yun yung maliliit na white. Pero parang nakikita ko, pag na-dry sila, yung mga binibili nating pansahog sa kitchen, Amy, ay mga black. So nagre-raise ka din ba ng mga black na mushroom? Yung parang so, tengang daga. Opo, meron din pong ganun, Miss Amy. So, meron pong mga iba-ibang klase ng mushroom. Even sa oyster mushroom nga po, meron tayong iba-ibang kulay. Meron tayong, ito yung aming ginagawa ngayon, white oyster mushroom po. Pero meron ding brown, pink, yellow, iba-ibang kulay po talaga yung oyster. Nagkakaiba-iba yan sa presyo, Jerwin? Actually, pag oyster po, hindi naman po. Medyo yung iba po, rare, like yung pink. Pero iba po yung ano niya, yung mismong dahon niya, mas maninipis po siya compared sa mga white oyster na ginagawa natin chips. Pero pare-pareho ngayon po ang presyo. Ngayon pala natin na may iba-ibang kulay ang oyster mushroom. Yes, ma'am. Excited na nga ako magawi tayo sa discussion ng processing nila o yung chips. Kaya lang, concentrate muna tayo dito sa pagpapatubo. So, ano ba yung mga binhi mo dyan? And ano naman yung favorite mo na kulay? O kusa ba yan na nag-iba-iba ng kulay? Actually po, yung sa fungus po, ang pinipili namin ay sa ngayon, isa lang po, yung white oyster mushroom. So simula po sa paggawa po ng binhi nito or yung spawn, kukuha lang po ng maliit na parts dito. Ang tawag po natin sa process na yun ay culture, pagkukulture ng mushroom. So kukuha po tayo ng maliit na process. Meron pong laboratory, maliit kaming laboratory kung saan doon po ginagawa yung pag-tissue culture. So, white... May gumagawa ng tissue culture. Sabihin yan ba yung brother mo? Yung sister ko po. Siya po mismo yung nagpa-process. Sa family business pala. Ang galing! Dok, yung sinasabi ni ano, kasi po last time, meron tayong guest, Dok Boyong, si Dok Renato Reyes. Ang advantage talaga na nakaalam ng science ng mushroom at ginawang business. Ito nakikita ko kay Sir Jerwin. Kasi imagine, meron silang tissue culture. Kasi yung iba, tanim lang ng tanim, di ba? Yung mga nagtatanim, not necessarily yata Jerwin nagtatanim eh. Yung mga nagtitake advantage, kapag nakita nilang may nag-i-sprout lang, ano? Kasi hindi sila aware sa talagang process pala na ginagawa. Like, itong kinuhaan mo yung spawn, S-P-O-N ba yun? Spawn o yung binhi? S-P-A-W-N po, spawn. Spawn. Ayan po. So, di ba po fungus? Di ba punjay ito ang ginagawa po sinulat natin talaga? Sinulat muna eh. Sorry ah. wala pong problema, doktor. yung spawn po na ginagawa namin. Actually, hindi lang po chips ang or processed product ang binibenta namin. Ayun, so, Amy, gumagawa din po kami ng binhi. Binhi. Opo. Yun po. So, sa mga interesadong bumili, marami din naman po nagtatanong sa amin. Kasi marami pong gustong magnegosyo ng mushroom. Ayun, pwede po tayo mag-provide na binhi. Napaka-simple eh. At saka ano siya eh, talagang ano, common knowledge na healthy vegetable ang mushroom and malakas siya sa lahat ng restaurant whether na dry siya o fresh eh, di ba? Yes po, totoo yan. Dry or fresh na pangluto and at the same time, ipaprocess pa nila para maging chips which is naka-preserve yun, di ba? So, actually po, we try to make it fresh from parang amin pong advocacy is farm fresh from harvest diretso po sa processing, parang yung commercial lang po na mula pagkahuli ng isda diretso lata, parang ganun din po yung concept, proseso natin, no? Para hindi po ini-store or
nilalagay sa mga freezer. So kailangan fresh po siyang i-process. So so yung nga po, mabalik lang po sa ano, sa pagsisimula, kasi lahat po 'yan nagsisimula sa mycelia. Tinatawag po natin yung binhi na 'yon, mycelia, yung fungus po. So normally ginugrow 'yan sa isang bote. Kumakalat po yung tissue culture natin doon. Kukuha lang po ng maliit na maliit na parte mula sa mushroom subsection, tapos ilalagay lang po sa isang culture. Doon na po pwedeng paramihin yung binhi. Oh. Tapos ita-transfer na po as siya, I sa mean, yung maliit na gaano kaliit yung nakikocross section mo, doon na siya mag-iisa. Oo po. Doon po nanggagaling ang mga binhi natin. Hahatiin mo siya, Amy, tapos doon na siya mag- okay. Gaano kalaki yung battle na pagkukulture na pagkukultura nyo initially? Ano lang po, kung alam niyo yung mga lapad na bote po, usually yun po yung ginagamit eh. Kasi nag-grow pa sila, po sila ang mushroom sa dextrose, may sabaw ng patatas, at tapos gulaman po. Tapos doon lang po ihuhulog yung maliit na tissue culture, doon na po siya mag-grow sa bote ng yung lapad many, na bote po. How many na cross-section, mga maliliit? As in, maliit na maliit lang po, tapos kakalat na yan na parang sapot. In a matter tapos, of how many days ang pag-culture? 2 to 3 weeks po, nakakalat na po yung ano natin, mycelia. So yan, mycelia. 2 to 3 weeks, and then pag makalat na, itatanim mo na siya sa wood. Wood ba o hay? Ganon? Yung pong pure culture na yon, pwede po nating ilipat siya sa mga... Ang ginagamit po naming media ngayon is palay. So yung palay po na yon, pwede tayong gumawa ng 500 grams ng palay. Tapos idadrop po natin yung galing sa yung sapot na galing sa pure culture. Kumbaga, no, palay, ito na po yung F1. Palay mismo, hindi ipa, hindi yung dayami. Hindi yung dayami. Hindi po. Yung mismong palay po, palay grain. With still grain the po. Ano, the rice inside. With still yes rice. Po. Ah, okay. Doon po sila tumutubo. Siya mabubuhay. Kakainin niya yung ano. So ano rin siya ha? Dweller, carbohydrate dweller. Kasi kakain siya ng bigas eh. Ah, okay. Oh, naintindihan ko na, imagine. Sige, tuloy mo, Jeremy, ng kwento. Yun po. So, pwede pong palay or sorghum. May tinatawag din po tayong sorghum na media. So, yun po yung mga nabibili nating binhe. 500 grams po. Ranges from 150 yes. to 200 pesos po yung 500 grams. Tapos, ng yung binhe. Isa pong binhi na yun. 150 to 200 pesos. Apo. And dadami naman siya ng gano'ng karami eh, after 4 to 5 weeks. Yung sa ano na po natin, sa ating media na palay, pwede na po makatanim ng 100 to 120 fruiting bags po, isang 500 grams. Ilan uli? 100 to 120 fruiting bags po. What do you mean fruiting bags? Ano, fresh okay. Yan? Fresh. Yung fruit, i-explain ko lang po kung ano yung ating fruiting bags or fruiting body. Okay. So nasa ano na po tayo sa pag nasa ang tawag po kasi natin diyan mga generation ng mycelia. Yung pure culture po doon po talaga ng na ng mycelia. Sorry. Opo. M Y C E L I A po, mycelia. M Y C E L I A. Tingnan mo, mali na naman ako. Sabi ko M Y S L L. Okay, thank you. No worries, no para. So, sige, tuloy kwento yung generation ng mycelia. Opo, yun po yung tinatawag natin na pure culture. Mula sa cross section ng isang kabute, ililipat natin sa isang dextrose or yung culture sa isang bote. Tapos yung isang bote po na yun, pwede pong makagawa ng marami na naman pong F1 generation papunta sa mga palay. Ito po yung palay na pangtanim na sa mga fruiting bodies natin. So medyo ano lang po yung terminology ko, pero feel free to ask question po kung meron kayong gustong i-clarify. F1, ito yung parang breeders eh, kumbaga sa animals. Ito opo. First, hindi, ito yung GGP. GGP, kumbaga. First filial generation po yung ano yung F1 natin. So, ito na po yung mga commercially available na pang-tanim po natin diretso sa mga fruiting bodies or fruiting bags. Ko kanina ko pa po minimension yung fruiting bags. Ito po yung medium natin kung saan tumutubo na yung mga oyster mushroom natin. Nandito na po yung mixture ng dayami at kusot. Ayun. Opo, yun po yung fruiting bags natin. So sa bawat isang fruiting body, 100 to 120 ang gano karami naman ang mapuproduce? Sa isang fruiting bag po natin na 6 by 12,
Uh-oh. Ito na po yung pwede nating ma-harvest on average po based sa ano namin itong mga nakaraang taon. 400 grams isang fruiting bag on average po. Minsan mas madami po kasi depende po sa healthy na or content ng mismong fruiting bag. So 400 grams on average na po yun ng oyster mushroom per bag. Ayun. So kung meron magkano kang, yung per kilo? Ang market po natin ngayon sa oyster mushroom dito sa Nueva Ecija ay on average 200 pesos per kilo. Okay. So makakapag-produce ang isang fruiting bag ng 400 grams. 400 grams na kwenta ko 40 kilos eventually. Times. Ano po, kung sa 10 po meron tayong 4 na kilo, so sa loob po ng sa mga 100, meron po tayong 40 kilos na 100 kasi sabi mo nga yung 100 to 120 fruiting bodies, yun ay magpo-produce ng 40 kilos na end product na mushroom. Ay, magkano naman ang benta ng 1 kilo? Magkano equivalent na ano? Per kilo po is yun nga po, 200 pesos. Dito po nire-resell. Pero sa totoo lang po, kung kayo po ay magtitingin-tingin sa mga supermarket, it can go up to ano po. More hindi po kasi that. Ganun ka-regulated ang ano natin, ang mushroom price natin. So, ayan po yung mga pinupush ng ibang ano, na sana ma-regulate din. Kasi it can go up to 800 pesos po sa supermarket ang oyster mushroom. Wow! Napaka-conservative pa nung 200. Totoo po. Grabe. Ang laki! Opo. Ano pa kaya ng benta mo? Hindi kasi ano siya, magbebenta siya sa kumbaga middleman eh. Hindi ka naman dumidirekta sa mga supermarket eh, no? Totoo po 'yan. Pero kahit na, grabe naman ang cut din ng middleman, no? Ang sarap pag grabe po yung 800 to 400. Jerwin, gusto ko na lang yatang maging trader ng kabutelya. Pwede po mag-campaign, mag-campaign si Jerwin at si Amy nang magtatanim. Ako yung trader. Ibebenta ko lang to ng 400. Hindi, joke pwede, lang. Pwede po. Pero ganun eh. Ganun naman ang sequence ng ano eh, di ba, sa farming. So, sa bawat isang house, eh, paano ba yung harvest na 4 to 5 weeks? Ano, ano ba yun? All in, all out? O may portion na ito, harvest dito, ito lumalaki? Ganun. Ganun po. Actually po, yun. Tama po yun. May sequence siya. Kasi halimbawa po ngayon, kung may tinatawag po tayong active fruiting bags, kung ang active fruiting bags natin ay 2,000, ayun, on ang computation po niyan is daily po. Iba-iba po yung yield natin sa daily. So you're harvesting every day pag ganun. Every day po. Sa loob, based po sa experience namin, halimbawa po 1,000 or 2,000, tuloy-tuloy po ang harvest natin diyan ng mga sa loob ng isang buwan, and then after that, bababa na po. Pababa po ng pababa yung harvest natin. So yun, hindi po natin talagang mako-compute kung ilan, pero pwede pong tumaas ng, halimbawa, sa 2,000 fruiting bags, 20 hanggang 30 kilos per day, pwede po nating makuha dyan sa ano natin, mushroom bags natin. Pag mas maraming bags, mas marami din pong harvest kasi po hindi rin sabay-sabay ang pag-grow ng mga mushroom. So that means to say they can harvest as much as 60,000 pesos a day, pero conservative pa yung price. Opo, mabilis po yan. Nakinig mo yan, Amy, tinalo niya ang magtatanim ng kamote, magtatanim ng luya, gabi na tube. Kasi siya, aabot siya ng 200,000 a day ang harvest. Pero isang, take note, isang house lang yon, and meron silang limang houses. Actually, ma'am, yes. Ma'am Amy, yung growing house po, sa totoo lang po, bilang bago pa lang po kami dito sa pagkakabote. Alam niyo po yung mga kubo kasi ideal po sa kanila yung hindi sobrang init eh. Kugon po yung mga ano, tapos hindi naman po sobrang lalaking growing houses ito. Nasa yung iba po bakuran lang namin, tapos meron lang pong 2 malaki na main growing houses namin. At saka sa ngayon po kasi meron pong mga challenges like yung kusot po natin, hindi po ganun ka available siya agad. So halimbawa po, ang active namin ngayon may 2,000. May susunod ulit na batch na 2,000 na magiging active in 2 weeks. And another 2,000 in the next month. So, hindi po kayang masustain yung halimbawa 10,000 fruiting bags active at a time unless talagang mass production po ang gagawin natin sa paggawa ng fruiting bag. So, yan ang pag-usapan na natin, itong pagtatanim hanggang at pagpapalago. Sa pag-harvest. And, Dok, tatalo naman tayo sa pag-process na po ng mushroom.
Pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Dokora and Sir Jeremy, tuloy-tuloy po natin ang usapan tungkol nga dito sa ating mushroom at business ng mushroom. Yon. So before mag-jump tayo sa harvesting and processing, may naalala kong itanong kay Jerwin. Yung maintenance, Amy, yung cost ng workers niya. Importante yan, no? Yes. Oo, yung span ng 4 to 5 weeks na pagpapalago. Okay. Sige po, pag-usapan po natin yan kasi yun nga po, maganda pong topic yan. Sa mga nag-iisip po or nagbabalak mag-mushroom, so, unang-una po ang gawa ang trabaho dyan is kung halimbawang hindi kayo or wala kayong laboratory sa paggawa ng binhi, may nabibili nga naman po yung 500 grams is 150 pesos. Pero yung tatamnan po natin at kung pinaplano natin itong gawin, yun nga po, pwede nyong gawin yung pusot, lime, darak, at saka sugar or yung amin pong substrate which is kusot and dayami dito sa Nueva Ecija. So ang paggawa po ng fruiting bag ay nagsisimula sa pag-chop ng or pag-shred ng dayami. So kailangan po nating i-shred yung composted na dayami. Composted po normally pagtad. Opo. Kino-compost po natin yan, 2 to 3 days nakababad po sa tubig yan. Tapos tatadtadin po natin yung dayami into maliliit lang po, less than an inch po ng substrate. So dati po nung nagsimula kami, as in mano-mano po natin ginagawa ang pagtatad. Yun nga, so, ini-imagine ko eh. Isang bunton po ng dayami. Opo, isang bunton po ng dayami po. Ilang oras yung tinatapos yung set? Hindi, nung maghapon sila po. Maghapon po ang isang, wala pa pong isang bunton. Pero syempre po, habang kung nasa business ka, iisipin mo kung paano mapapabilis yung para business. Biling ang tatay ko po ay mahilig din naman sa mga DIY kagaya ko. Nakagawa po kami ng shredder or chopper sa pamamagitan lang din ng pagtingin sa internet kung ano nga po yung pwedeng gawin. So gumawa po kami nun, marami po akong video actually about it since may channel din tayo. So, ayan, nandun ba, po yun. May share din natin yan dito sa ating program na ngayon. Yes. Lang. Okay, I see. Apo, so, ayun po. Tinatadtad po or sinachop yung dayami na yun. Mas mabilis na po ngayon. Kung maghapon, yung isang tumpok po ng dayami, mga isa o dalawang oras na lang po ngayon. At the same time, yung ginawa po namin shredder na yun, kahit isang tao lang po ang mag-operate, pwede na siyang mag-mix and shred at a time. So, yun po. Piso po ang binabayad natin sa isang fruiting bag kasi meron din po tayong bagger. Mahirap po kasi kung mano-mano tayong maglalagay ng dayami at pusot sa isang may bag. May pinapapakyaw nila sa mga tauhan. Opo. Meron po tayong mga partner dyan. Tawag ko po sa mga nanay na kasama namin dyan, mga partner. Habang naka-ikot po silang nagkukwentuhan, sila po yung nagtatali or naglalagay ng ano. Kasi po per fruiting bag merong maliliit na PVC po. 1.5 inch ng PVC po. Dila sa opening niya, yun po yung tinatali nila. So minsan kung 1,000 yung mapuproduce natin, so mayroon po silang 1,000 pesos kung halimbawa 4 or 5 sila. Yun po, minsan wala naman pong isang araw kayang-kaya nilang gawin yun. Meron lang po tayong bagger na yun na po yung mismong naglalagay ng substrate sa loob ng bag and sila na lang po ang nagdi-distick or nagsisiksik ng substrate. So, ang employees niya ay contractual. Nakakapagbigay siya ng mga, di ba, ng income sa mga plain housewives sa paligid ng, yes, ng lugar. Opo. Opo. Totoo po yan. Galing. So yun po yung part ng maintenance. Kasi po, meron pa pong susunod dyan. Pagkagaling po ng maibag or mailagay natin yung mga substrate sa bag, nilalagay po natin yan sa isang steel drum para i-pasteurize. So yung pasteurization process po natin is 4 to 5 hours na expose yung substrate natin sa more than 100 degrees ng temperature. So meron pong steam sa ilalim yun. Tapos ang cycle 18... lang yun. Ay, excuse me, Erwin. Isang cycle lang yun. Bawat isang fruiting bag na yan. Isang cycle lang ang grow niya na. Nilagyan ng threaded na. Isang cycle yun. Isang grow. Yes po. So pagka-harvest, so one na naman lang. Opo. Kumbaga, pag natapos po yung ibang bag, gagawa na naman po ng mga panibagong fruiting bags para
meron po ulit harvest. So tuloy-tuloy lang po yung ganung so, proseso natin. So every now and then they need to buy new sets of F1. Opo, kung nagtatanim po tayo, kailangan po ng mga maraming bidide na pangtanim sa mga fruit. Or otherwise, pag-aaralan nila yung pinag-aralan nyo. Paggawa. Opo, oo, yung paggawa ng binhi. Mas maganda, makakampaign na rin yung company nyo. Para sila, di ba, bibili na lang sila ng kumbaga F1, F2, tapos mag-grow na lang. Tapos pag isang cycle, bili ulit. Anyway, meron na po tayong tinutulungan na mga grupo ng kababaihan dito sa Karanglan na parte ng isang kooperatiba na gustong mag-mushroom. Wow. So, kumukuha na po sila ng mga bags at mga binhi dito sa Aguilar Healthy Mushroom. So, ayan po. Yun po yung isa sa mga natutulong natin. Nakakatuwa naman, ano? Ang bilis. Ang napakatatalino niya magkakapatid na yan. Ang swerte ng magulang niyo, ha? Congratulations ka mo. Well, nasa simula pa lang po tayong stage and meron naman po tayo. Kumbaga, hindi pa po ganun kalaki pero malaki po yung pangarap namin para sa business potential. Na to. Yun, yun ang mag-uumpisa tayo eh, di ba? Yung pangarap eh. Magmamaterialize ang pangarap sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsisikap. Ito po yan. Agree po ako dyan, Doktor. And I wish you good luck sa inyong endeavor. I'm okay. Sure magiging successful kayo at I'm sure sa susunod na pag-guest mo sa amin ni Amy, baka sampu na yun yung mushroom houses. At saka hindi lang isang barrio yung kanilang hindi lang isang kooperatiba kundi mag-grow pa. Magandang idea din yan. When the time comes, yung Karanglan Nueva Ecija ay makilala, 'di ba, sa mushroom town. Ano nyo po nalaman yung pangarap ko sa Karanglan? Actually yan po, kasi po itong lugar ng Karanglan, kung alam nyo naman po ay isang pocket municipality, malayo. Isang liblib na lugar. So ako po, matagal ako nasa Maynila at ngayong pandemic, naka-uwi tayo dito. So ngayon ko nakita yung talagang adult na ako, tapos ngayon lang ako nandito sa Karanglan. So kaya po din namin naisip yung pagbibusiness and para makilala sana itong aming proud lugar sa mushroom. Karanglan citizen pagka nagkaroon, no, di ba? Kasi yung taga malayo pero naging popular sa mushroom. And dahil sa harvesting, sir, sir, turuan yung akal. Kasi isip ko, di ba yung oyster mushroom, pagka ba yan, ginawa natin picharon, hindi ba nawawala yung moisture niyan? Ay, maganda pong tanong yan, ma'am. So mula po sa pagka-harvest, sa pagka-harvest pa lang po, masaya na eh. Kumbaga, naka-arrange po yung mga bags natin sa mga trays or nakasabit po sa mga tali or sa mga houses natin. Masaya na po yung pag-harvest pa lang ng mga fruiting bags ng mushroom per fruiting bag. Tapos yun nga po, pwede nating ibenta 'to na fresh. Pero nung una po, nakita namin masaya yung mga tao kasi mayroong bagong produkto na nai-introduce dito sa local community namin. Pero eventually, kapag araw-araw po ganun yung binibenta natin, syempre, bilang consumer, magsasawa din po yan. So we think of a process, yun nga. Pumunta tayo sa processing na syempre, magkakaroon din po tayo ng spoilage pagka kasama yan eh. Marami na tayong harvest. So syempre, you need to think of a way para maiwasan yun. Kaya po tayo nakarating sa pagpa-process, which is yung paggawa nga po ng mushroom chips natin or crispy mushroom chicharon. So yun. Nung una po, actually, puro YouTube and konting research lang po yun kasi iilan lang po yung makikita po natin sa YouTube or sa internet na talagang ididetali yung paggawa. Pero mas maganda po na subukan natin on actual. Kumbaga sa atin po, kung susubukan natin, malalaman natin kung saan tayo magkakamali. Parang trial and error po yun. Alam nyo po, 30 kilos po ng mushroom chips na ginawa namin ng aking kapatid. I would say nag-fail siya kasi nung una po may itlog din po ang kasama yung egg, ang aming parang batter. Pero inabot na po kami ng 2 a.m. sa pagluluto pero hindi po naging maganda You mean to say, kayo rin ang nag-discover? I mean, through experience yan, iba-iba sila ng recipe, gano'n. Opo, totoo. Yan na nakikita nila. Po namin. Hindi pa po namin natitikman or natatry yung ibang crispy mushroom chicharon. Napapanood lang po namin sa YouTube. Pandemic po nung time ng ginagawa namin yan. August po ng 2020, during pandemic po yan. So, kalagitnaan.
Though nagkaroon po ng time na nasira yung mga yon, nakain pa naman pa rin po ng mga tao dito. So, pakinabang pa rin. So, yun ang ano nyo, ha? First market venture sa mga taga-Karanglan. So, ngayon, saan na nakakarating yung products nyo? Buong Pilipinas po nakakarating na yung products natin. And meron na rin pong nakarating sa Canada. So, ano naman po, parang consumer lang po yung ang ano galing. Natin doon. So, hindi lang nationwide, kundi worldwide ang naaabot na market. Opo, kasi ano din tayo. Kasi nila. FDA approved din tayo, doktora, bilang isang food trader. Kasi isang importante po yan sa food processing. Food and drugs. So, may, then ano, after, may certificate of product registration sila. Yan po yung susunod natin. Para maka-export. Para maka-export. Siyempre, kailangan mag-comply sila sa mga regulations ng FDA. Totoo po yan. Totoo po. So, yun nga po. Yung processing po, kaya naman po, para mas mapatagal natin yung shelf life ng mushroom natin, dumating, umabot po tayo sa processing. So, yun nga po, ang una naming produktong nagawa ilan, is ilang months ang shelf life ng mushroom si Charon? Magandang tanong po yan. Pero 6 months po ang ano natin, ang shelf life ng mushroom si Charon. Pero pwede pa pong tumagal ng ng isang taon kung hindi ito nabubuksan. Pero especially nga kung for export eh, kasi sa boat yan, mga 30 days, mga 30 to 60 days yan. So dapat talaga may lead time, more lead time. Totoo po. 6 months po ang tinatagal niyan. Kasi po nung una, mano-mano rin po ang de-oiling process natin. Isa po yan sa, ano, sa nagkukos ng hindi magandang lasa is yung mamantika siya. So nung una po, talagang mano-mano po ang de-oiling and hindi po namin natatanggal yung maraming part ng oil. Pero syempre, nag-aaral po tayo ng ano, nakikita natin na may mga feedback about mushroom. Kaya importante po na marinig yung mga feedback ng consumer. And para yung room for improvement. Mapag-aralan ito. So yun, meron po tayong de-oiling machine na nakuha. And yun, napabilis din po yung trabaho. So kaya po, crispy siya kahit na matagal. Tapos, resealable naman po yung ating pouch. Kaya as long as hindi nabubuksan yan, crispy po siya kahit 6 months nang itagal. So, mga ilan naman sa dito sa out of na 7 flavors na to, di eh, mga ilang grams yun? Mga 50 grams, 100 grams isang pack, di ba? 100 grams po, doktora, ang 100. Nakakailan, pwede po magtanong, nakakailan kayo ng total packs sales sa isang buwan? Sa ngayon po, actually, total na po ang binibilang namin kasi tinatrack po per flavor. Sa 7 flavors natin, mahigit 5,000 pouches na po yung ating nadidispose since September 2020. So parang mga sa loob na 7 months, 6 or 7 months, meron na po tayong more or less 5,000 plus ng pouches. Pinakamabenta po ang salted egg. Opo. Salted egg flavor. Galing, opo. Galing. Pwede bang matanong magkano man ang puhunan ng mga magtitinda nyo? Magkano nyo pinapasa? Sa totoo lang po, sa market, nung nag-compare po tayo, kailangan po din natin pag-aralan yung pricing. So, bilang isang business po, yes, part ng business, yung pricing po kailangan mong i-compare sa market. Nakakita po ako sa isang mall, 135 pesos. Tapos, ang quality po, hindi ganun sa... Proud to say yung quality namin, hindi ganun yung quality ng ginagawa nila. So sabi ko, fair sa mga reseller na ibenta yung produkto natin at 120 pesos and up. Pwede pong 100 mas, pero less pwede, yung amount. Pwede, bibenta nila yun ng mas mahal kasi mas masarap naman kamot, mas maganda yung quality. Opo, pero syempre po, meron tayong mga prices for resellers and distributors. Depende sa volume. Pero on average po, mga 90 pesos pataas. Oo. And then, pwede pong mag-100 and up naman ang reselling price. But this is a growing business once na naging popular ito, di ba? Plus yung health benefits eh. Talagang, ano, kayo ang matataranta. Basta kailangan masarap. Yun nga po. Kayo nangyayari na po yan ngayon. Ah, kayo, did you hear that, Amy? Saleable na. Saleable na ang chips nila. Lagi pong out of stock ang ating chips weekly. So, medyo nahihiya po ako. Kaya po, pinofocus namin sa production ngayon yung mushroom. Kasi so, kung hindi po tayo nag-produce, na, opo, masisira naman tayo sa mga distributors natin. Kaya kailangan nating ma-sustain po ang production. 7 yung flavors, ano-ano ba to? Ano po? Original, barbecue, chili, cheese, salted egg, sour cream, garlic. So meron po tayong 7 flavors. Sa pito na yan, ano ba pinaka-favorite mo?
Ano po? Salted egg po. Oh. Yan ang in-demand ngayon eh. Salted egg fried chicken, salted egg siopa, yeah. At salted egg mash. Hindi pa ako nakatikim yan. Ako din, hindi sa sasabihin ko, hindi ko pa na-try yung salted egg na mushroom. Pero sir, meron kang chicharon talaga yan. Chicharon talaga siya with flavored, ganun. Yes po. Flavored po yung, mushroom chips po siya. Tapos, may mga flavors lang po na powdered, barbecue, salted egg, ganun. Spark. Maganda, so, maganda. Yung market naman, Jerwin, market naman na parang yung dried na mushroom para sa kitchen. Malakas din ba yon? Actually, nakita ko na rin po yung ganun produkto. Opo, talagang mabenta rin po yung mga ganun. Di lang po namin na-explore ngayon. Pero eventually po siguro pag marami na yung produkto natin. Malakas din kasi yan sa mga restaurants and saka sa supermarket. Dried mushroom. Opo. Sabi nga ni Sir Jerwin, Dok, yung product pa lang nila ngayon, nagkakaubusan na sila. Ayun nga po, kailangan po nating mag-produce ng mas marami. Way kaya po ini-encourage ko yung mga ibang tao na mag-grow. Potentially nga po, ang gusto namin is mag-produce ka maraming bags, tapos ibigay namin sa mga pamilya na mag-grow, tapos kami rin po yung kukuha ng mga harvest, tapos eventually, kumikita na po sila sa pamamagitan nun. Yun po yung actual plan natin para makilala din po yung karangalan sa mushroom. So mapalaki itong ano natin, business. Mushroom community in Karanglan, di ba? Opo. At Aguilar Mushroom Products, dried goods, mushroom dried goods, di ba? Galing. Ang galing. Opo. In a span of 2 years lumago. So I can't imagine 3 years from now, ma-reach mo yung mga dream mo. Opo, sana po. Yes, we hope and pray po na next time na makausap namin kayo face to face na, di ba, Dokora? Oo nga. Manalo tayo. And gano'n ba kalayo yung Karanglan sa Kabanatuan? Mga 1.5 hour po sa Kabanatuan. Ayun, pwede rin kaming mag-ano sa inyo? Pwede rin ba kaming mag-farm visit sa inyo? Ah, opo, pwede naman para po. Para sa location shooting. Wala pong problema, pwedeng-pwede po. Ayun, once na malif ang quarantine. Sige. Sometime in June kami sa PBMA nag-i-schedule ng spay and neuter sa Kabanatuan eh. Tingnan natin. Kontakin ko si Jerwin para mag-visit. Ay, opo. Makapagpa-picture-taking sa farm. Opo. Lang po ito sa ngayon. Kumaga, farm po itong tinatawag namin kasi literal naman po maraming farm dito. Pero nasa part po siya ng bakuran and pati po yung processing area natin and laboratory, part na rin po ng bahay. Kaya, ayun po. Though, exciting pa rin makita. Okay. Yes, okay. Curious pa rin ako doon sa laboratory nila. Yun talaga yung nag-sprung sa kanya. May laboratory opo. Si Sir. Yun po yung aming inuna kasi yan po ang request ng aking kapatid bilang siya po ang gumagawa ng mga tissue culture. Kailangan po talaga mapanatiling malinis ang laboratory. And kulob po, hindi po yan ang catch. Marami pong mga airborne kasi na pwedeng mag-contaminate sa mushroom. Yan po yung number one kalaban, contamination. Opo. Nakakatawa kasi sir, Doc, nakita ko talaga sa kanila yung application ng sinasabi ni Doc Boyong tungkol nga sa pag-alam mo kung paano mabuhay yung mushroom, kung paano yung kung ano yung kailangan niya, mas madedevelop siya ng maganda, mas kikita ka ng maganda. And yun yung advantage nila, Sir Jermaine. Kasi alam nung ate niya kung paano lumalaki yung mushroom, paano pa ito pagagandahin, at paano pa ito mas padadamitin ng maayos. Kanya-kanya quality na sila ngayon ba? Ng yes, may quality control, may marketing, hindi ba? Tapos may growing and harvesting. Baga, isa po yan sa namin na pangarap namin na magkaroon ng sariling business at the same time yung nakakatulong po, nakakapag-provide po sa local community. And yung talagang yung product, hindi ka manghihinayang in marketing kasi talagang healthy po siya. Wala naman pong wala pong magiging problema doon. Lahat po ng feedback natin ngayon talagang gustong-gusto po ng tao. Though, halimbawa po, 100 pesos sa isang pouch.
wala pong problema doon. Kasi 3 persons kayang kainin yun, mabubusog na po sa isa-isang pouch lang po natin. Yan. Ayan, sir, before we end, encouragement word po para sa ating mga kababayan na gusto din subukan ang pagmamushroom. So, sa mga kababayan po natin na gustong magsimula ng mushroom business, kung naisip nyo po, ituloy nyo po yan. So, sa pamamagitan lang po ng konting research, bago po natin pasukin, at saka yung courage to take the risk. Kasi meron at meron pong time na talagang mapanghihinaan ka ng loob. Pero ang masasabi ko lang po, huwag kayong susuko tapos ituloy nyo kung ano yung nasa isip nyo. At the same time, make it a family business. Kumbaga, tulungan sa pamilya and the community. Involve the community. Kumbaga, you're doing it for a cause. Yun po yung ano, yung masasabi ko na ano, na words of encouragement sa lahat. Based on experience, achievable. And wish you good luck, more power sa Aguilar Mushroom Business. Opo, meron po tayong website. Pwede po silang mag-check sa www.aguilarhealthymushroomfarm.com. Yung Aguilar Healthy Mushroom sa Facebook, Aguilar Healthy Mushroom sa Instagram, at Aguilar Healthy Mushroom sa YouTube. May YouTube channel po yung kung ano po yung mga ginagawa natin. So, pwede po nilang bisitahin yung mga channels na yan. Noted. Okay. Opo. Thank you, Sir Derwin, and more power to you po. At sa susunod po, sana makasama namin kayo ulit. Opo, maraming salamat din po. And Dokora, thank you din po sa pagsama. Sa ating mga manonood, hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.